Dr. Vasilakis. Good afternoon, everyone. My name is Dennis Chan Sumailo, representing the Department of Humanities. This afternoon, I will be presenting my study titled Geographic Isolation and Disaster Risk Communication, the Case of GEDA Communities, or Communities Found in Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Now, painting a picture, we look at the Philippines as one of the 10 member states of the ASEAN, and the Philippines is considered to be one of the member states leading in DRRM, solely because our country is located along the Ring of Fire, which makes us prone to earthquakes, typhoons, flash floods, landslides, and tsunami threats. In fact, the two recurring natural hazards in the Philippines, which affects 4.87 million people, are floods and typhoons. If we look at the superimposed tracks of typhoons that entered the Philippine area of responsibility from the 1950s to present, we can see that the movement of typhoon, instead of going up, is slowly going down to Mindanao. Therefore, there is a need for the National DRRM Council to prepare the residents of Mindanao towards the effects of typhoons. Now, how do we prepare people living in a place where historically they did not constantly experience this type of threat? Reviewing the literature, we can say that there are three general categories of studies done in the DRRM. There are structural studies, which looks at the top-down structure of information transfer. This type of literature emphasizes the role of implementers and responders and policies and policymakers. The other category is instrumental or platform studies, wherein it focuses on various communication tools used to deliver disaster risk information, resulting to behavioral change towards evacuation and disaster. While the third category is cultural, which looks at the role of culture in both structural and instrumental trends. For this particular presentation, I will focus on the instrumental category of DRRM literature. Currently, it says that messages should be up-to-date, accurate, reliable, and continuously disseminated. Inability to follow will result to communication breakdown. It is also argued that relevance of communication forms and information sources is high among those who receive this information, and that information transfer, information dissemination goes digital, because it is argued that digitalization of communication promotes fairness and transparency. And this is somehow rooted in the fact that out of the 107.3 million Filipinos, 76 million are active internet and social media users. And 65% of the population also uses smartphones.
However, the grounding of this study is on the idea that digitalization somehow alienates a certain number of Filipinos when it comes to access to information. Digitalization of disaster communication somehow fosters digital inequality, and that cultural values and practices are oftentimes overlooked. Now, if we look at all of these studies in relation to the community engagement framework presented by Bowen et al., we can see that all of these instrumental studies can be categorized under transactional and transitional levels of engagement only, wherein transactional engagement is purely passive. It educates, it's arm's length type of engagement, and the objective really is to just inform. We can see studies on digital divide, on social media, and on multi-modal communication. However, the transitional level of engagement or the crossover factors would look at consultation and involvement of the community, the ability of the community to act and decide together, to participate, and to become interactive collaborators. There are certain studies already that looks into this one, the experiences of people, spatial inequality, social network and capital, co-creation and co-design, and community engagement in general. However, we can see that in the three general categories of literature, there is no bridge between transitional and transformational studies. Transformational level of engagement ensures that communities are empowered, leaderships are improved, and that alliances are already intensive within that particular community and outside stakeholders as well. Given that there is this gap in literature, this presentation now would want to look at how local government units engage geographically isolated and socioeconomically disadvantaged communities in pre-disaster communication. Specifically, we try to answer the following questions: what level of community engagement approach is implemented in geographically isolated and socioeconomically disadvantaged communities for pre-disaster communication? And what are the opportunities and barriers brought by geographic isolation and socioeconomic disadvantaged contexts to achieve a transformative level of community engagement? This study follows an exploratory design which uses qualitative approach, and the data collection methods are face-to-face interviews, communication audit, and field observations. The two areas identified in this study are an upland village in the Davao region and an island village in the Caraga region. Results of the study shows that the following communication tools are available under transactional engagement. There are print materials, videos, tarpaulins, road signages, and that the characteristic of this type of engagement is purely top-down. And the frequency of information dissemination is occasional. The control of process is firm, and it is based on government bureaucracy because, as I said, it's top-down already. And the number of communities involved are those areas that are almost often involved in the process, not necessarily those that are somehow geographically isolated from the center of the municipality or the city. We have also observed that there are some forms of transitional engagement in the two field sites mentioned earlier. The use of radio, for example, would allow listeners to call and provide their insights on the topic. Social networking sites, text messaging, and interpersonal communication, such as drills, face-to-face interactions, games, and even informal meetups, yung nakikita lang kayo sa kalsada. And then this type of engagement is
somehow collaborative and consultative, but the emphasis is still on the center of the message rather than the focus is on the community itself. Frequency is also occasional, and the control of process is still firm because the dissemination is based on set rules by higher DRRM councils and other agencies in the NDRRMC up to the national level. Now, the number of communities involved are those areas only, accessible areas and proactive villages get to experience this type of engagement. However, those in far-flung areas or geographically isolated will still have problems accessing all of the communication tools, all of the communication tools and modes already presented here. And in the two field sites I visited, transformational engagement strategies are not yet seen. Having said that, we can say that currently the DRRM implementation at the local a level is one way informative communication at the level of transactional engagement. And at the same time, there is also a two-way type of communication, which makes it transitional, but it is somehow asymmetric because it focuses more on the sender of the message rather than the receiver of the message. Three things came up in this particular study. The first is the general approach in pre-disaster communication is definitely multimodal. We can see that in the communication tools used in transactional and transitional levels of engagement. Second, face-to-face communication is an integral pre-disaster mode of communication, especially for GDA communities who could not access the communication tools used in transactional and transitional engagement. And at the same time, because of their location, they are often neglected by in the top-down process of information dissemination. And third, political complications and leadership instability were identified as barriers that weakens contextual pre-disaster communication. We know that in the context of LGUs, merong mga priority programs ang isang nangunguno sa isang munisipyo at sa isang probinsya. If the priority program of the governor or the mayor includes DRRM, then there is a possibility, just a possibility, that a strong DRRM information dissemination campaign trainings and drills are available in their area. But if DRRM is not part of the priority projects of the sitting administration in that area, then we can say that budget may be realigned to other projects of that certain municipality or province. Now, the second objective of this presentation is to identify the barriers, especially in face-to-face communication. Right. Now, the political complications, as I said earlier, it revolves around project prioritization or budget and or continuity of project implementation. It can be possible that the sitting administration may not win in the next bout or in the next election. So there is a possibility that their projects may not be continued by the next administration, who may or may not be part of their party. There is also leadership instability in a sense that automatically the head of the LGU is the head of the DRRM council. So kung magbabago yung mayor at magbabago yung governor every election, magkakaroon ng training every election. At hindi lang training ng head ng DRRM Council ng mga LGUs na ito, kundi pati na rin yung mga taong ilalagay ng mga opisyal na ito sa mga positions na coterminous sa kanya. When I was doing my field work, meron akong isang na-interview na coterminous siya ng sitting mayor na natalo during the election. So ang mangyayari,
despite all of the efforts na ginawa nila in their specific department, no, hindi nila maitutuloy, or they cannot ensure na maitutuloy yung mga projects nila because magiging bago ang uupo sa kanilang munisipyo. There are also issues, for instance, over-reliance on costly drills and trainings. Kasi at the local government units level, ang nangyayari is that information dissemination is solely based on drills and trainings rather than using different modes and tools of communication. There are issues on production, how costly it is, and then there are also issues on leadership roles. Okay, trust issues in some forms of leadership roles, not necessarily the elected positions. There are some responses during interviews na madalas dahil top-down yung information dissemination, ipinapasa sa parang head ng isang purok, for example, ang mga communication materials. And when you talk to the residents of that particular purok, the number one fear they feel, no, is baka suloin lang ng purok president or yung purok official yung mga materials na naipasa sa kanila at hindi ma-share sa lahat ng nakatira sa purok na iyon. Next, localization of information is limited to translation. As long as it is translated already in Bisaya, okay na, meron ng ganong tinatawag na localization. However, translation is not the be-all and all when we localize information. In one of the JIDA communities I went to, ang mga nakatira doon, hindi pa naka-experience ng drills and trainings, pero meron kaming nakitang mga printed collaterals. May mga posters na ipinaskill doon. Meron ng road signages na ipinaskill doon. However, nung kausap na namin yung BDRRMC head o yung barangay captain, medyo hindi siya walang trust in terms of these tools kasi hindi daw nag-work ang mga ganung tools sa kanilang community because majority ng mga nakatira doon hindi naman nakakabasa. So kahit magbigay ka ng sandamukal na posters, flyers, o kung anuman, hindi pa rin siya magagamit ng mga tao. In fact, nagkaroon lang ng mga materials sa lugar na iyon when I visited the area because nagkaroon ng materials because I told the local government that I will be visiting the area. Ang lagi kasing sinasabi ng LGUs pag sinasabi nating JIDA communities, hindi nila pinupuntahan kasi mahirap puntahan ang mga lugar na ito, walang public transportation available. However, kung pagdating mo dun sa mismong barangay o sitio na kailangan mong puntahan, makita mo, I was doing the fieldwork during election, makikita mo ang dami-daming election materials. So indeed hindi mo masasabing mahirap puntahan. Posibleng ayaw lang puntahan dahil malayo talaga ang lugar na ito. So, kung susumahin natin itong lahat ng nakasulat dito, ang barriers in face-to-face communication really ay power, usaping power, usaping relationships, and then experiences ng mga tao. Yung experiences, balikan natin yung isang bullet dito, denial of access to information or trainings. Kasi merong minsang pulisiya ang local DRRM council na pipiliin lang nila kung sino yung gusto nilang i-train or pasalihin sa drills. Meron ng isang nagsabing informant na naiinggit sila halimbawa sa mga teachers sa lugar nila dahil teachers lang ang tinuruan kung paano gamitin halimbawa yung early warning signal, which is bell. At yung iba naman ay nagsasabing there is privileging na nangyayari, especially when a lot of programs are coming in to
to aid or to provide aid or to provide the needs of indigenous peoples living in that area. Now, despite identifying PRE or power relationships and engagements as the problems, we can actually flip these barriers and flip these choke-up points and turn them into opportunities. For instance, when we look at power, we can look at the individual that can function as a link between the government and GIDA communities, because an individual may carry power to give rewards or may have power because of the position na inuupuan niya, nakabase sa kanyang expertise, simply because of social connections, or simply because yung power ay na-attain niya because of coercion and punishment. Second is that previous and consistent disaster experiences can impact a person's willingness to prepare for future hazards. For example, experiences of GIDA communities and DRRM councils and experiences grounded in traditional cultural beliefs and wisdom can be used to actually train more people in the community. And then third, disaster risk communication efforts demand cooperation and co-creation among involved parties to adapt to changes in society and people. To build and utilize social relationships, we may want to look at a small number of audience approach first, or we can look at social similarities of the residents within that community and trust people and in their belief system. Kasi, especially those people living in areas who consistently experience threats, their experiences have taught them how to respond properly, as opposed to those who experiences it once in one decade, for example. So, for more information on how to engage communities in isolation, I would like to refer you to this particular book. And if you have questions, please do not hesitate to approach me. You can email me at dfsumailo@pp.edu.ph. And I apologize for not being able to attend physically during this event. I'm hoping that I'll be able to catch the Q&A portion live. But if not, please contact me or approach me at the Department of Humanities office. Dagang salamat and good afternoon.
So, ang Enterprise Day ay hindi dala sa the a comprehensive university with a 46 academic program at saka 7 academic units that is college school na nakakaroon ng 5,000 students in 2021. So you see the population at present, per semester, is at 1,484. So that is actually quite a lot of increase in the population. Here in our college campus, we share around 60.84% of the student population. At 724 last per semester. That is actually a 9.693 year. So the R2 5 goal is to have 5,229 students in 2029. So this is made up of plans to be made up of 3,367 students from the 16 or more programs in that we see from 1,000 students. And then 862 by 16 six-year academic programs, pre and post baccalaureate by the end of the year. We have a 15 compliance and 11 graduate programs. The other 1,000 will be from year undergraduate. The ICPI Professional Center equipped with 5,229 students to by proposing additional academic studies, research social access facilities, other support facilities, and for the students that have an additional so that is around 6,000 and that is around 284 so out of the 268 level 1,000 and then 232 for the graduate program, 47 for the new graduate program, and 316 for the career and post analysis. But the one is the first is the new career and post analysis. 14, the 13 lead, 16, the and the we also have our facilities to include the social assessment of the including the Facebook and the social assessment and the book of pandemic and the keeping along the climate. Then of course our own HCD is
very much for Rai. Ano, ang presentation for Rai is so relevant. Ano, yun ako ni Ai, dapat, wala lang sa Ai, siguro, ano, parang the question of mag-classy of Monday, ang faculty or of our 8 to 5 PM. So, that was pretty sex class. So, pwede, ano, sa time slot, mag-give to the end. So we have instructor Malaya Lapina to discuss trans espasyo at ang espasyo bilang trans. Hello. Ayun. Sige, so magandang hapon sa lahat. So ang ibabahagi ko ngayon ay papel ko no tungkol sa trans sa espasyo at ang espasyo bilang trans. Okay. Kato lang. Okay, sige. So muli magandang hapon sa lahat. So marahil walang iisang pakahulugan sa kung ano ang tatawagin nating espasyo o kung paano natin dadalumatin ang abstraktong konseptong ito. Ngunit magkakaisa tayong lahat anuman ang disiplina sa katotohanang mahalaga ang espasyo sa ating pag-intindi sa mga bagay-bagay lalo na sa ating mga identidad at pagkatao. Ito ang luna ng ating pagharaya sa mundo. So sa pinan gender and sexuality, sa espasyo ipinapakita ng individual ang kanyang pagyakap o paghamon sa mga itinakdang kahon ng lipunan. Kung gagamitin ang diskurso ng scholar na si Judith Butler na ang kasarian ay isang pagtatanghal, sa mga espasyo tinatanghal ng individual ang kanyang identidad. At sa mga pagtatanghal na ito, maaari at malimit niyang kinakaharap ang mga sumpa ng binaryong kaisipan ng kasarian at seksualidad. Dahil isang pagtatanghal ang kasarian, bukas ito sa mga pagsisiyasat at pamumulis ng lipunan. At ang mga espasyo kung saan dapat ito itinatanghal ay nakatutulong sa pagsupil sa individual. Sa presentasyong ito, layunin kong ilatag kung ano ang mukha ng mga trans na individual sa mga espasyo sa parehong pampubliko at dapat pribadong forma nito. Magsisimula ako sa pagtalakay sa kung ano ang kahulugan ng mga espasyong ito sa mga trans sa pamamagitan ng ilang datos mula sa aking pakikisalamuha sa mga katulad kong trans at sa aking personal na danas na rin. Magiging balon rin ng datos ang mga akdang pampanitikan at mga pelikula na nagpapakita sa buhay ng mga trans na individual. Sa ganang ito, layunin kong bigyan ng isang masikhay na pagtalakay ang usaping ito lalo't walang kasalukuyang pag-aaral na katulad dito sa Pilipinas na gumagalugad sa kahulugan ng espasyo para sa mga LGBTQIA+ sa Pilipinas. Gagamitin ko bilang konseptong tutungtungan ang paglilirip ni Lucas Crawford sa usaping ito na tinawag niyang transgender architectonics. Dito, titingnan ko ang espasyo hindi lamang sa materialidad nito o yung mga kasangkapan, kung hindi at may diin sa relasyonalidad o mga relasyon sa loob nito. Panghuli, layunin ng presentasyon na makapagbigay ng paunang pagtalakay sa kung paano ba natin umaari bang maging trans ang espasyo upang makatulong sa ating laban sa pagpapalaya ng kasarian at ng lipunan. Una, ang trans at espasyo. Magandang panimula sa paksang ito ang librong sinulat ni Gary L. Atkins na pinamagatang Imagining Gay Paradise, Bali, Bangkok, and Cyber Singapore. Bagaman hindi kasama ang mga lugar sa Pilipinas sa librong ito, mahalaga ang kanyang iniwang diskurso tungkol sa pagharaya sa paraisong bakla. Bago natin himayin ang libro ni Atkins para sa ating paksa ngayong araw, ipapaliwanag ko muna ang mga terminong paulit-ulit ko na mababanggit sa presentasyong ito. Una, ang terminong trans. Masalimuot ang terminong ito. Maraming mga naguumpugang diskurso tungkol sa kung ano ba o sino ba ang inilalarawan ng salita. Sa presentasyong ito, gagamitin ko ang trans bilang terminong sumasaklaw sa mga babaeng trans o yung mga individual na ipinanganak na may-aring panlalaki na kinikilala ang sarili bilang mga babae, sila may preoperative o yung mga hindi pa nag-transition, postoperative o yung tapos na yung proseso ng pagta-transition o non-operative o pinili na hindi mag-transition.
Nakakawing sa mga transfeministang sina Sandy Stone at Susan Stryker ang paggamit ko rito. Ayon sa kanila, ang trans ay nangangahulugang pag-alagwa, paghakbang, pag-alpas sa tinakdang guwit ng lipunan, pagkwestiyon sa mga binaryo, pagpapakita sa isang kinabukasang bukas sa lahat ng posibilidad. Pangalawa, ang terminong bakla. Sa presentasyong ito, hindi ko itinuturing ang bakla bilang katumbas o salin ng kanluraning konsepto ng gay. Sa halip, ipinapalagay ko na ang terminong bakla ay kasing kahulugan ng terminong queer o kung mamarapatin ay trans. Malay ako sa diskursong inilatag ng mga scholar na sina Janiel Garcia at ng antropologong si Martin Manalansan hinggil dito. Gayunpaman, dahil ginagamit ang bakla bilang terminong ikinakabit sa babaihan, binabae, binabayi, minarapat kong ilapit ang terminong ito sa ideya ng transness. Pabalikan natin ang Gay Paradise, Bali, Bangkok, and Cyber Singapore ni Gary Atkins. Sa libro ni Atkins, may hinuha natin ang tema ng paghahanap ng tahanan at espasyong pagkakanlungan. Kaya't hindi man kasama ang Pilipinas sa mga lugar na sa libro, ang danas na ito ay makikita at matitisod sa realidad ng mga babaeng trans sa atin. Sa buhay ng babaeng trans sa Pilipinas, ang bawat yugto ng aming buhay ay yugto ng coming out. Ibang diskurso pa kung mayroon ba talagang konsepto ng coming out o kung lapat ba talaga ang konseptong ito sa realidad ng mga Pilipino. Bakit ko nasabi ito? Sa ating bansa, tinitingnan ang pagiging trans bilang isang yugto ng kabaklaan. Walang trans na individual na hindi muna nagsimula sa pagiging bakla. Kaya ang unang paglaladlad, again, malay ako sa bigat ng terminong ito, ayon na rin sa diskurso ni Martin Manalansan, ay ang pagsasabi na ikaw ay isang bakla. Sa punto pa lamang na ito, dalawang beses nang nagdadlad ang isang individual. Una, sa kanyang sarili at pangalawa sa kanyang kapaligiran. Maaring una sa mga kaibigan, pangalawa sa pamilya at pangatlo sa pamayanan, hindi kinakailangan ganito ang pagkakasunod-sunod. Ang pangalawang yugto ng paglaladlad ay ang panahon kung saan aaminin ng individual na siya ay isang trans. Dito, maglaladlad ulit siya sa kanyang sarili. O maaaring hindi na dahil matagal na niyang alam ito, ngunit itinago niya dahil sa iba't ibang salik. At pangalawa, sa lipunan. Gagawin niya mga bagay na sa tingin niya ay makatutulong upang mayakap hindi lamang ng sarili kundi ng lipunan ang kanyang identidad. Dito papasok ang tinatawag na proseso ng transitioning. Maaaring sa pamamagitan ng sosyal na pag-transition, halimbawa ay ang pagpapalit ng pangalan o paggamit ng mga pronouns. Politikal at legal na pag-transition, pagtatama sa mga legal na dokumento, hindi ito posible sa Pilipinas. At panghuli, medical na pag-transition, gender reassignment surgery or gender reaffirming surgery, hormone replacement therapy, at breast augmentation surgery at iba pa. Dahil binabago ng individual ang kanyang katawan at identidad, mayroon na ngayong inaasahan sa kanya ang lipunan, ang isiwalat sa mundo na hindi siya tunay. Ito ay sa kabila ng pagtingin din ng lipunan na dapat siyang maging mas tunay pa sa tunay. Ayon sa transfeminista at manunulat na si Susan Stryker, ang mga trans ay inaasahang maging 120% na babae upang masiyasat ng lipunan ang pagiging tunay nito. Dahil dito, kinakailangan ng mga babaeng trans na i-out ang mga sarili kapag sila ay umiibig, gumagamit ng palikuran o kahit sa ano pa mang mga bagay. Ang walang katapusang serye ng coming out na ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang usapin ng espasyo. Ano mga espasyo ba ang kakanlong sa mga trans kapag naisiwalat na nila ang mga bagay na hindi naman dapat nila ibahagi? Sa libro ni Atkins, tatlong bagay ang kanyang iniwan tungkol sa usaping ito. Una, ang pagharaya sa mga espasyong ito ay pagtakas sa mundong hitik ng pagpupumilit. Pangalawa, bilang kanlungang binuo ng nagbabagong istrukturang panlipunan at nagbabagong kahulugang panlipunang tungkulin. At pangatlo, bilang kilusang nagdiriwang sa kakanyahan ng individual at kalayaang sekswal. Iisa ang punto ng tatlong punto ni Atkins. Ang paghahanap at patuloy na pag-asa sa isang espasyong mapagkandili at inklusibo. Upang mas magagap natin ang mukha ng mga trans sa espasyo, mag-iiwan ako ng mga halimbawa. Una, ang pagkaladkad sa trans sa si Gretchen Diaz palabas sa banyong pambabae dahil hindi raw siya isang tunay na babae. Pangalawa, ang pagkamatay ni Jennifer Laude sa kamay ng mga Amerikanong si Joseph Scott Pemberton dahil niloko raw siya nito. Pangatlo, ang pagpatay sa Dabawen ng si Kit Kat May Fernin
habang naglalakad. At pang-apat, ang pamamayani ng kaisipang nagkukunwaring babae lamang ang mga trans. Ang mga pangyayaring ito ay bunga ng paglalarawan ng lipunan sa mga trans women bilang mga manluloko. At dahil dito, kinakailangan nilang patunayan ang kanilang pagkatao sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga ari o ng kanilang pagkalalaki. Ang imahe ng manluloko ring ito ang ginagamit ng mga kalalakihan na napangunahing umaabuso sa mga trans women bilang paliwanag kung bakit umaabot sa pananakit at pandarahas ang kanilang interaksyon sa mga babaeng trans. Ayon kay Julia Serrano, isang transfeminista, ang pangyayaring ito ay dahil sa predator-prey dichotomy o ang pagtingin na ang mga lalaki ay likas na mandaragit or predator at ang mga babae ay mga biktima or prey. Dahil ang pangkasariang ekspresyon ng mga trans women ay babae, nililin lang nila ang mga lalaki na gawin silang mga sexual na bagay. Sa panahong nakadama ng panluloko ang mga lalaki ay nagre-resulta ito sa pandarahas. Sunod ay ang mga trans sa palikuran or sa mga banyo. Isang masalimuot na paghihimay ang presentasyong ito dahil na rin sa masalimuot na paksa. Sa ganang ito, tatalakayin ko ang tungkol sa isang espasyong hindi natin madalas bigyan ng pansin, ang palikuran. Itong mga nagdaang taon, madalas nating marinig o mabasa ang mga diskusyon lalo na sa social media tungkol sa usaping ito. Dapat bang payagan ang mga babaeng trans na gamitin ang mga banyong pambabae? Siyempre, alam natin ang sagot. Oo. Ngunit, isang mahabang debate ang kinakailangan bago matanggap ng karamihan ang puntong ito. Upang mas maliwanagan tayo sa usaping ito, magbibigay ako ng isang maikling kasaysayan ng palikuran na may diin sa kung paano ito nakarating sa kasalukuyang forma nitong nahahati sa male and female. Sa kanyang artikulong Sexism in the Bathroom Debates, How Bathroom Really Became Separated, sinabi ng gender-critical na scholar na si W. Burnett Carter na simulat sa pool, nahihati na talaga sa usapin ng sex o ari ang mga intimate spaces gaya ng banyo. At ginawa ito upang protektahan ang mga kababaihan sa dahas at harassment. At kinakailangang pangalagaan ang paghihiwalay na ito upang malabanan ang seksismo at patriarka kahit pa nangangahulugang isang tabi muna ang kalayaan ng iba pang mga marginalisadong sektor. Ang punto rito ni Carter, hindi maaaring sabihin na opresyon ang paghihiwalay sa mga palikuran dahil nakatutulong ito upang protektahan ang mga kababaihan. Maaaring tama siya. Ngunit, kinakailangang maging critical dito lalo't mapapansin ang tila pagwawalang bahala ni Carter sa danas ng mga trans na nakaranas din ng opresyon sa ilalim ng patriarka. Kung titingnan ang kasaysayan ng mga palikuran na tinalakay ni Carter, bagamat makikita ang kanyang mga hayag na pagkiling, nagsimula ang paghihiwalay sa mga palikuran or banyo sa kadahilan ng dapat markahan ang espasyo para sa mga mayayaman at mahihirap, lalo na noong panahong Victorian. Sa ganang ito, malilirip natin na hindi ari ang basihan ng paghihiwalay kung hindi antas ng pamumuhay ang mga mayayaman laban sa mga mahihirap. Ang espasyo ay nagkakaroon ng mukha at halaga hindi dahil sa kung anong ari ang gumagamit dito, kung hindi dahil sa kung sino ang gumagamit sa mga ito, meaning class divide. Sa Estados Unidos, naging mas tahasan ang paghihiwalay sa mga espasyo noong panahong natapos ang slavery. May mga espasyong na natiling whites only o para sa mga puti lamang at bawal gamitin ng mga black. Naging racial ang paggamit ng mga espasyo, lalo na ng mga palikuran. Sa paglaon ng panahon mula sa usapin ng elitismo at racism, naging sexismo or sexism ang mukha ng paghihiwalay na ito. Dahil tinitingnan bilang pangalawa lamang sa mga lalaki ang mga babae, hindi sila karapat-dapat na gumamit ng mga espasyong ginagamit ng mga kalalakihan. Bagamat dito rin pumapasok ang usapin ng interseksyonalidad ni Kimberly Crenshaw. Dito, mahihinuha natin ang paghihiwalay sa mga palikuran ay hindi simpleng bagay lamang. Ito ay political. Ang tanong ngayon, bakit binary or binaryo ang paghihiwalay? Maaring sagutin ito na dahil ang paghihiwalay ay produkto ng panahon nito. O maaari ring sagutin na dahil sa kasalukuyang patriarkal na lipunan, hindi tinitingnan ng lipunan ang mga trans o ang LGBTQIA+ na mayroong karapatan kahit na sa paggamit ng mga pampublikong espasyo. Muli, ibang usapin ito. Bago natin talakayin kung ano bang espasyong trans sa usapin ng palikuran, pahapyawan muna natin kung bakit male or female ang mga labels sa mga palikuran upang mas maintindihan natin na mayroong pagkakamali ang sinasabi ni Carter. Dapat tandaan na walang etymological na koneksyon ang salitang female sa male.
Ibig sabihin, hindi mula sa male ang female. Hindi sila connected. Ang salitang male ay mauugat natin sa Latin na salitang masculus nang ibig sabihin ay lalaki. At ang female ay mauugat sa salitang pilare nang ibig sabihin ay to suck a dick. Meaning, chumupa. Mayroon na agad tayong mahihinuha sa bagay pa lamang na ito. 14th century pa lamang, ginagamit na ang salitang female upang ilarawan ang mga babae. Ngunit, ang paggamit dito ay may diin sa kapasidad ng mga babaeng hayop na mga anak. Mas ginamit ang ganitong diin sa kakayahang magkaanak sa panahong umuuspong ang disiplina ng medisina at pag-aaral ng biology sa Estados Unidos noong 19th century. Isa sa mga unang gumamit nito ang tinuturing na ama ng gynecology na si J. Marion Sims na pinag-aralan ang anatomiya ng mga babae gamit ang katawan ng mga babaeng alipin, mga black, sa kanya mismong pamamahay ng walang anesthesia at syempre wala ring consent. Dito, ginamit ni Sims ang salitang female imbis na women upang ilarawan ang mga individual na kanyang pinag-aaralan. Dahil dito, nagkaroon ng paghihiwalay sa mga babaeng black bilang female at mga babaeng puti bilang women. Ang nauna ay tulad ng mga hayop, ang female ay mas mababa sa women at mas mababa sa tao. Sa ganang ito, makikita agad na sa label pa lamang, hindi proteksyon ang nais ng paghihiwalay. Ngayon, ano ang trans na espasyo sa usapin ng palikuran or banyo? Dapat bang magkaroon ng isa pang palikuran? Gawing tatlo ang paghihiwalay? Ang sagot ay hindi. Hindi makatutulong ang isa pang paghihiwalay sa usapin ng pagpapalaya. Magiging rason lamang ito upang masumidhi pa ang diskriminasyong nararanasan ng mga trans at babalik sa puntong tinitingnan ang mga individual na ito bilang mga hindi tunay. Ang trans na espasyo sa usapin ng palikuran ay hayaan ang mga trans na individual na gamitin ang mga palikurang gusto nila. Sa ganitong paraan, niyayakap natin ang katotohanan ang mga trans ay mayroong pag-iisip at kakayahang magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Sa ganang ito, nakakwestiyon ang label at binabaka ang markang ipinataw ng lipunan. Trans na ngayon ang espasyo, hindi nakakulong. Mahalaga ang usapin ng palikuran para sa mga trans. Ayon nga sa trans na manunulat na si Rhoda Tahon sa kanyang sanaysay na passing, integral na bahagi ng buhay ng tulad kong babaeng transgender ang paggamit ng banyo. Pagpapatotoo ito sa espasyo sa amin bilang mga babae. Kapag nakagagamit ako ng espasyo na kalaan para sa akin, pinapawi nito ang pangamba at takot na hindi ako karapat-dapat, na hindi ako kabilang. Sunod na bahagi ay tungkol sa mga trans sa tahanan. Ano nga ba ang tahanan bilang isang espasyo para sa mga trans? Magsisimula tayo sa paghimay sa usaping ito gamit ang pelikulang Zsa 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 The Movie ni Joel Amanga na mula sa graphic novel ni Carlo Vergara. Pinagbibidahan ito ni Abibi Gandang Hari bilang Ada at ni Zsa Zsa Padilla bilang Zaturna, ang alter ego ni Ada tuwing nilulunok niya ang isang malaking bato. Masasabi natin ang pelikulang ito, ang isa sa kauna-unahang pumaksa sa kakayahan ng bakla na magpalit anyo o ang transformasyon ng katawan mula sa lalaki tungong babae. Sa pelikula, pangunahing kontrabida si Queen Femina Swarstellar Barrow mula sa Planet XXX. Hinaharaya ni Queen Femina ang isang mundong mga babae ang namumuno, isang kalawakang walang dahas na mula sa seksismo at patriarka. Dahil dito, ginawa niyang mga baboy ang mga kalalakihan ng kanyang planeta at ganoon din ang nais niya na maging mundo natin. Sa kanya, walang puwang ang mga lalaki sa hinaharap. Maaari rin niyong basahin ang Scum Manifesto ni Valerie Solanas kung nais ninyo ang mga ganitong paksa. Ipinapakita ng pelikula ang isang posibilidad ng tahanan, ang tahanang walang dahas, isang paraiso. Ngunit para kay Ada or kay Zaturna, hindi maaaring mawala ang mga lalaki dahil bahagi sila ng dapat ipaglaban. Marahil pagsubok ito ng pelikula na pagtambisin ang usapin ng patriarka, feminismo at radical liberal na feminismo, muli ibang usapin ito. Sa pelikula, biktima ng karahasan ng tahanan si Ada. Pinalayas at inabuso siya sa loob nito ng kanyang ama. Kaya sa kanyang pagtanda, minabuti niyang bumuo ng isang tahanang umiiwas dito. Isang tahanang mapagkalinga. Sa ganang ito, maintindihan natin kung bakit hindi niya magawang sumuporta sa nais ni Queen Femina. Para kay Ada, ang tahanan ay dapat isang espasyong mapagkalinga, lalaki ka man, babae ka man, or bakla. Sa bahaging ito, susubukan kong bigyan ng maikling pagtalakay ang konsepto ng tahanan.
Sa dalumat ng scholar na trans na si Jaya Jacobo, pinapalagay niya na ang bahay sa konteksto ng Pilipinas ay hindi lamang ang material na bahay, hindi ang bubong, ang dingding o ang mga kagamitan sa loob nito, kung hindi maging ang kapaligiran nito. Ang tahanan ay lumalabas sa pisikal at nakikitang espasyo, lusaw ang konseptong ito. Inihalimbawa niya ang katutubong awiting bahay kubo. Sa bahay kubo, hindi ang loob ng bahay ang ginagamit upang ipaliwanag ang bahay, kung hindi ang mga halaman na makikita sa paligid nito o ang garden. Sa ganang ito, umalagwa ang depenisyon ng Pilipinong bahay sa kunaraning pakahulugan sa house. Maaaring sabihin na ang Pilipinong kahulugan ng bahay bilang ang parehong loob at labas ay isang trans na konsepto. Kasangguni tayo sa mga depenisyon ng bahay at tahanan sa mga diksyonaryo at bokabularyo. Ngunit bago ito, nais kong ihiwalay ang dalawang konsepto. Ang bahay ay gagamitin ko bilang sali ng house at ang tahanan ay sali ng konseptong home. Una, ayon sa UP Diksyonaryong Pilipino, ang kahulugan ng tahanan ay tirahan o puok kung saan nanunuluyan. Nagmula ito mula sa salitang tahan na ang ibig sabihin ay pagtigil o paghinto. Dito, mahihinuha natin na kapag sinabing tahanan, ito ay ang espasyo kung saan tayo titigil o hihinto. O maaaring isang espasyo kung saan tayo komportabling tumigil o huminto. Isang pahingahan. Mahalaga rito ang pagiging komportable. Samantalang ang bahay ay nangangahulugang isang gusali kung saan nasa loob ang pamilya. Bantayan na dito hindi mahalaga ang sitwasyon ng nasa loob. Isa pang kahulugan ng bahay ayon sa UPDF ay ang pagiging natural na pambalot upang magdulot ng proteksyon sa hayop. Ang bahay ay isang proteksyon, ngunit hindi ito espasyo ng pagtigil o pahinga. Sa ganang ito, mahihinuha natin na kaya sa tuwing sinasabi ng mga nakadaupang palad ko ng mga trans Pinay na ang kanilang bahay ay hindi tahanan, makikita agad ang paghihiwalay ng material sa relasyon. At sa tuwing hindi nagagampan ng bahay ang tungkulin nitong magbigay ng proteksyon, aalis sa mga trans sa kanilang bahay at bubuo ng tahanan. Hindi ko na naisama pa rito ang pagtalakay sa mga bokabularyo na mula sa mga Espanyol dahil sa kakulangan ng oras. Para sa mga trans, ang tahanan na isang espasyong nagbibigay ng pahinga. Pahinga mula sa magulong mundo, pahinga sa diskriminasyon, at iba pang forma ng abuso. Kaya nila ito pinipili. Hindi lahat ng bahay ay tahanan. Panghuli ay ang espasyo bilang trans. Ano nga ba ang espasyong trans? O meron ba talagang ganitong uri ng espasyo? Maganda ang pagtalakay ni Lucas Crawford sa kanyang librong Transgender Architectonics, The Shape of Change and Modernist Space sa bagay na ito. Aniya, ang espasyong maaaring tawaging trans ay ang espasyong palagi ang nagbabago. Nagbabago dahil sa iba't ibang salik na mula sa lipunan o sa estado. Gayunpaman, dapat din nating tandaan na sa kasalukuyang lipunan, wala talagang matatawag na espasyo para sa mga trans. Lalo na kung ang pakahulugan ng para ay pribado. Kailanman ay hindi magkakaroon ng pribadong espasyo ang mga trans sa kadahilanang palaging sinisiyasat, inuusisa, minamata ng lipunan ng aming mga katawan at kung paano kami kumikilos. Halimbawa, maging sa mga palikuran ay tinitingnan kami, pinupulis kung saan pipiliing umihi, palagi ang binibigyan ng ibang kahulugan ang pag-iisa sa kahit anumang espasyo. Maging nga ang aming mga katawan ay hindi pribado dahil sa mga kadahilanang ito. Nais ng lipunan na hubaran ang aming mga katawan, lalo na iyong mga nasa proseso ng transitioning, upang makita ang mga parte nito. Maging ang himlayan o ang puntod ng mga trans sa hindi pribado. Ang dead name sa mga lapida ang patunay rito. Para sa akin, may katotohanan ng sinabi ni Crawford na ang espasyong trans ay ang espasyong hinahamon, binabago at nagbabago. Maaaring ang isang espasyo ay hindi talaga trans sa una, ngunit dahil may mga individual sa loob nito na hinahamon ang hangganan nito bilang espasyo, nagiging trans ito. Para sa mga trans, mas mahalaga kung paano nila ginagamit at kung paano sila kumikilos at namumuhay sa loob ng espasyo. Ang espasyong trans ay isang espasyong hinubog ayon sa pangangailangan na bunga na rin ng kawalan ng oportunidad sa lipunan. Isang espasyong binawi bagamat malay sa imperfeksyon nito. Isang espasyong binabago at nagbabago. Bilang konklusyon, babalikan natin ang libro ni Atkins, Ang Pagharaya sa Paraisong Bakla. Sa libro ni Atkins, mahalagang balikan ang dalawang termino, ang imagining at paradise. Pinapakahulugan ni Atkins ang terminong imagining bilang pagbuo ng imaheng mental at paniniwala, at ang paradise naman bilang ideal na lugar. Ngunit, ang tanong ngayon, ano ba ang hinaharaya ng paraisong bakla? No, ito ba ay pagtanggap,
o pagbabago ng espasyo? Wala pa tayong maaaring sagot ngayon, di ba, na hindi natin ito ang masasagot dahil muli, wala pa tayong tatawaging espasyong trans. No, ang espasyong trans ay nasa ating mga imahinasyon. Magkakaroon lamang ng espasyong trans kapag nakalaya na ang lahat ng kasarian. Muli, hamon sa ating lahat na lumikha ng isang espasyong tanggap, no, ang lahat ng kasarian, no, inklusibo para sa lahat. Yun lamang at maraming salamat. Maraming salamat, Instructor Malaya Lapinia. May I call on Instructor Jeffrey Javier para magbigay sa atin ng isang background on Mindanao and Sulu spatial poetics, reveries in the reconstruction of space and landscapes. Mahing hapon. Maklaro ba? Maklaro sa likod? Dili. Maklaro ang mga inani. Saan ni Judith? Ano? Ayun. Maklaro? Ha? Yes na lang. Akong kuan din hi. Akong presentation. Ikuan lang nako siya. Imubo lang nako siya. Lahat ba nakakaintindi ng ano, Bisaya, Cebuan? Kay ikuan lang nako siya. I-condense lang nako siya and i-present nako mostly ang mga methods slash proposed strategies on how to achieve this kind of spatial poetics contextualized or located in Mindanao and Sulu. I would call on to the idea of Mindanao and Sulu as both this kind as a historic cohesive idea, not only merely as a place kung saan kuan sila kanang dili sila connected or separate from the Philippines yon. So this presentation basahon sa nako ng presentation attempts a preliminary repositioning of the poetic musings writing in or from the southern islands of the Philippines as an initial mapping of the sample readings on Mindanao and Sulu spatial poetics or topopoetics. The imaginative reassembly of spatial materials into textual or lyrical forms complements a reflective and reflexive identity and nation formation of the peoples of Mindanao and Sulu. As the myth of the terra nullius or the no man's land remains to encroach on the ancestral lands of the indigenous groups in the archipelago, directly or indirectly in what Jimeno Abad's originally refers to as the Philippine usage of the English language and poetry as a native clearing. Dinhi nag-start ang ako ang kuan interrogation to this ano because for a long time, for many decades, this still being used in our literary studies, the idea of native clearing. The reference here to the ano in how we adopt or we have also by better nga term and how we absorb the English language in our own milieu, not merely as a foreign tool or medium for speaking or communication. So, kani, a problematic siya for me, and problematic siya because the idea of the native clearing opens up many inconsistencies. Whose land are we clearing ba? And whose nativity are we hearkening towards? And the idea na kani siya, gigamit siya as a nationalist na concept or nationalist na promotion for Philippine poetry, how do we apply that to our Mindanao context, Mindanao and Sulu context? Can we truly, ano that? Can we truly ascribe to our history and our context here in Mindanao? Kaya mo gamit kag native clearing na to ng sa may kuan, sa may Maragusan, o sa implication, ana? Diba klaro nga implication is
towards an imperialistic and colonialist na kuan na metaphors. So this kind of metaphor na native clearing was first to Amador Daguio and other early Philippine poets who were not merely copying or gina-adopt ang Anglo-American na kuan. Katong una, ang kuan lang is ikopya ang romantic and Victorian style. So mag-rhyme lang ka, mag-sonnet lang ka, okay na ka. Pero with the start of Amador Daguio and other poets, ikuan nila nga ilang history, the colonial history. So, di na nakubasahon ka mo na ibasa or insert na ninyo. Kung gusto ninyo mga yung kopya, taganta magkopya. So the land was black of dream of ruby, keme-keme. The navel of the earth, keme-keme. So ikuan nato ni, this kind of strategies, makuan po nato unya sa kong kuan presentation. So ang kuan ni Jimeno Abad, to contextualize that is, at first the ground of any language is only broken versus the furrows in fact signals the work of cultivation. O, din iba yung mga metaphors of agricultural, the land, keme-keme. How do we know that in our Mindanao context? So i-clear na tong land sa mga kuan, ancestral domains, para mag-cultivate sa tong language, whose language? Mainly, yung ano din is English. And ano, in Philippine context, sa Tagalog, Bisaya, all of these are colonialist kuan, languages. To ano di ay, dili ko ganahan sa term na settler colonial colonialism, nga ginatawag sa tuwa din sa Mindanao, because it's a separate thing and a different nuance ang pag-apply sa to. Kisa pa yung kuan din, indigenous or kuan. Or I assume most of us here have that so-called settler slash settler descent na na ginikanan. Tama ba ko? So ikaw na to na, tukio na to na, unsao na nila pagkuan sa ato mga poets na set, so-called settler and settler descent unya. So, but the language broken cannot at first speak us anew, for no speech has as yet been found. Atik-atik ni si Kwan. But as the common use of language, English or Tagalog, or its accepted poetic idiom, is, as it were, cauterized of dead eyes, the poet begins to discover his own native clearing within the language, where the words become no longer foreign or vernacular, nor out of doors or slave-born, but the poem's own words. A new speaking has been found, and it speaks us more truly than our daily words. So, muna yung ginakuan, gina-propose na idea na naangkon na nato ang English language daw. Naangkon na ba dyan na to? Magbisaya ko para di na to angkonon. Even the Bisaya is not ato ah. Mga anak, good. So, in another context, reiterate niya, it may be that English over, et cetera, as yet all along, over the past century, our writers have in turn colonized English. Karun na bali na. Instead ang English, ang mag-colonize sa to, kita na karun ang nag-colonize sa English. Because it is its use in our poetry has been chiefly toward a native clearing, napod ni, within the adapted language, where its words are found again to establish and affirm a Filipino sense of their own world. So pakita nato nag-iunsa pagkuan sa mga poets, our own world, giunsa pag-reflect. If at first our writers wrote in English, katong mga nagngopya lang og mga romantic and Victorian, mga sonnet, mga rhyming na kuan, later they wrote from English. Also pikilay ana nang in from. Sa Bisaya parara man na, no? Sara man atong pronouns, no? Ay atong prepositions, no? By way of showing the transformative phrases through which our writings in English have passed. I focus on poetry because I regard it as the finest expressive form of any language. Tuo ba mo? Thereby, I also think of the poet as the figure of all writers, etc., etc. So, to limit this, idiretso na nako sa three or possible methods and strategies on how can us not only write, but imagine that kind of space and landscape we had with this land. Mostly, anikay from, si Tita Lacambra Ayala, Makar Yutsu, and Ricardo de Hungria. Sila akong mga major kuan, sources of this poeticizing land and landscape here in Mindanao and Sulu. So ang kuan ni Ivasco kay from her ni Tita Lacambra Ayala interview with Marjorie Ivasco. Nangutana si Ma'am Marge,
Do you like living here in Davao? This was written 1990s or 1980s. How does it affect your poetry? Tubag ni Kuan, ni Tita. It is such a different milieu from Manila, kay taga Manila. Ay, no. Taga Ilocos si Ma'am, ano, si Tita, and then ibalhin siya o Cubao, Diliman. Then ang asawa siya kay Joey Ayala sa Kuan. Sa, dili pa, sa Los Baños. Pag-asawa nila ni, ay ni Jose, sorry. Pag-asawa nila, ano, ni Jose, balhin sila o Cagayan de Oro. Dito ang first touchdown ni Tita Lacambra Ayala din sa Mindanao. And gitry na kog subay, din himurag nag-start ang iya mga sunflower poems. Pinakasikat niya ng mga kuan. The Sun, Keme Keme, na mga romantic niya ng mga poem. Nga, pag human, ibalhin siya o nibalik sila ag Cubao na pud. Nga, dito siya nag-stay for pila ka long years. Nag-teach siya sa Diliman, etc., etc. And then later on, ibalhin sila din sa Davao, sa Tagum. And then later on, balhin na sa city. And then dugay sila nag-stay din sa Davao. So that kind of migratory existence, kung asa majud siya. Pero kung ako ani sa kong thesis magunigikan, akong kuan ani niya, Mindanao na siya. Anya akong question kay ginaaway pa ko sa kong thesis advisor. Or, naka ano ni? Naka-live ni? Ah! So how can we differentiate that nga nasulat ba jud niya dito sa Davao ko, how do you, pero the way that we as kami karon younger generation, we see that everything she wrote ever since the beginning is Mindanao, because that's the experience of the Mindanao people here. We have migratory existence. We are not, nga ang question pa jud ana, how can we so called ourselves kung settlers ba jud ta? Are we all settlers ba? Or kisa ba jud ang mga settlers? Ang tawag nila kay Kristiyano. Tanan ba mga settlers? Kristiyano? Or how about those mga indigenous peoples nga napahilayo din sa Davao or sa Mindanao and then naadto sa laing lugar? Let's say ang mga kuan, mga Samabadjaw nga naadto sa Cebu, naadto sa Manila. Are they still Mindanao? Will they be called settler? Maybe settlers sila, informal settlers sila dito sa layo. Pero pagbalik nila din sa Kuan, sa Mindanao, unsa nang tawag sila ? Or how about para kay Kuan? Let's say si, kisa ni siya? Si Ma'am Lu Abreu. Taga-gawas siya. Ani siya din, nagdugay siya puyo din sa Davao. Nga, nibalik na po siya dito sa Luzon. Is she still a settler? Is she still a Mindanaon? That kind of idea of Mindanao writing, the same as the Mindanao literature and Mindanao as a whole is very nebulous and very vague na concept. Usa majud or i-limit na to ang self as the Filipino nation, etc., etc. So padayon ta giunsa pagkuan ni Tita Lacambra Ayala ang iyang identity as that migrant experience from Manila into here in Davao. It's such a different milieu from Manila. The air is different here. Tinuod ba? Marumang gihapon, abog mang gihapon. And since there are so many big open spaces, tinuod man, certain spaces gapon nga, kan gapon, dili, wala na encroach sa concrete jungle, so-called that. My lines have become shorter. Nahimo na siyang kuan. Nahimo ng brief and short and kuan. One or two lines for every verse, as sparse as there are people in the wide open spaces. So nahinana nga kuan. Nahinana na kind of direct visual comparison ang kuan. So sparseness of movement and sound. I hear people chopping wood. So I also chop. Ang pasabot ani, chopping the lines into that shorter verses or kuan. Enjambments and ana. Unya ipakita na ko unya yung mga examples. The change rhythms of the environment did this to your lines and things became more visual. So instead of from coming to that, because we say that the poetry is purely oral. Karon pag-abot sa kuan, modern invention of print capitalism, ang mahimong kag poetry, printed na, text na, nga kuan na. So, ang kuan niya ni, mangita ko example ha. Yun, nana siya mingin aning mga examples niya. O, kamani bahala, basa ana. Wearing my eyeglasses to see the streets with, I feel, na yung mga enjambments. Pero, naklaro naman ano, pero actually napay mas kuan ani, napay mas
mas radical and mas experimental na forms na one line lang, basta dagkong kayong spaces, kani under pa siya sa lyricism gihapon nga kuan. Dili pa kayo radical, mabasa gihapon, masabtan gihapon nga kuan. Another possible methods is the strategy is the symbolic and metaphorical comparisons. For me, mo nang pinaka-corny. Kay mo nang nasanayan naanda namong tanan nga kuan. Direct comparison, lalo na magharken lang ka sa mga landscape, magharken lang ka mga punuan, mga nagamit na ko ni sa kuan, Pantaron o Davao Gulf, pero kuno man kaayo kay gikopya lang nimo ang visual, ang metaphor sa mga mountains, sa Mount Apo, sa Davao Gulf into your own writing. For me, corny na. Pero ang pakuan ni kuan ani ni Sir Mac, yam sa aha. Hisgutan nato ang metapora sa mas halapad ni ini nga pagkahulugan, ang metapora nangitag panagsusama sa managkailang butang or the same things. Sumala sa teoryang etnobanay, epektibo lamang ang pagtandi kung pamilyar ang mga butang sa balangay. Tungod sa maong pagtandi na ay bago apan pamilyar lang gihapon ng mga mamugnang handurawan, paminaw ning pag-describe sa usa ka subanong prinsesa, etc., etc. For example, ani usa ba katong kuan tong sa TikTok nga kuan, gusto ikaw ang bugtong itik na nagakapakapa sa malapukon kong dughan, malapukon kong kasing-kasing, ana di ay ano, di ba cute ka ayo kay familiar sa to in a rural or kuan semi feudal slash semi-urban nga kuan. Kailag hapon taon sang itik. Kailag hapon taon sang lapok nga kuan. So we get that, we found it in our community. Kani, mag-anita sa kuan, masabtan ba ang kuan Bisaya nga kuan? Kung kani, ikaw na to sa city nga mga urban kuan, lahi na tong kuan, metaphors. So dali lang kayo sabto, no? Mangita lang, usaba. So by other metaphors nga makuan sa Davao or sa Mindanao? Usaba? Sa Pulumolok, example na ko si kuan, Daryl Rubino. Sa Pulumolok, si Daryl Rubino nagbuhat siyang poems about pineapples. Kay daghan man kayo pineapple plantations. And then the pineapple plantations kay as far as the eye can see daw. So, nangyana na kuan. Nangyana na nga kind of metaphorizing the landscape na kuan. Pero kuroon niya siya. Later, ikuan na kuon saan na siya pagkuan ang landscape. So, additional pa kay ano kay Sir Mac. By the way, ang kuan ni Sir Mac regarding ethnobanay kay or the ethnokinship is a combination of two words nga kuan na sa to siya ethnokeme and kinship na idea. So, ang pasabot anong ethnokinship, ang kanilang so-called tulo ka groups sa Mindanao nga the settlers, the indigenous groups or slash Lumad and the Moro people. Kani silang tulo magkasinabot ni sila and then the origins of that sa metaphor mo kuan. Pero ako, questionable gapon na sa kuang kuan. Kanang kind of tri-people construction. Kay, are we truly tri-peoples? Tulo lang ba jud ta? Or kailangan ba jud na yung aning kuan? Later on na siya. So, before siya niabot ani, napasay idea kung unsang Lumad poetics. Ang question ano yun, ba jud Lumad poetics? Or iyan lang gi-apply ni Sir Mac ang idea of Western idea of indigenous writings. So in the Lumad poetics daw, there is an act of communication where communitization whereby what is strange or alien becomes familiar to the community. Mura lang iyang English tong kwan ka ganina. The earth, the sky, the water, the forest, the people, their ancestors, their heroes, and the spirits have all a place in the community worldview and are understood intimately. All this established fosters the strengthening distinction, distinct ethnokinship ties. Ang pasabot niya sa metaphor ani is, in metaphor making, communitization or familiarization operates by comparing a thing to a different thing that is also known to the community. Sa matong itik, lapukon, mga ana-ana. Thus, something new is created but is nonetheless familiar. Additional, nainani si Kuan, kay Tita Lacambra Ayala, gihapon yung nakuan. Nga nasa daghan siya mga kuan din mga metaphors. So the third kuan nako is the poetic and linguistic rupture. Gikuha nako ni from Julia Kristeva nga her idea of thetic rupture or her idea of negative dialectic.
Thus, even while maintaining Kanshan oppositions, the Hegelian dialectic moves towards a fundamental reorganization of this opposition, one that will establish an affirmative negativity. So kung ano, tawag ani, oxymoron, affirmative negativity, a productive dissolution in place of being and nothing. The theology inherent in this reorganization will, however, leave its mark in an implicit teleological, namely the becoming that subordinates, indeed erases the moment of rupture. Sabtan ba? Bugat no? Lisod, dagan kayo kailangan niya tanggal. Nag-harken na siya to Kant, the idea of Hegelian. Of course, we know the kuan ni Hegel na negative keme-keme, but ang kuan ni Kant, ani, nagkuan siya sa negativity aspect of that Hegelian dialectic. But then, he pushed through pa more ni Kristeva that from negativity arises that kind of creation nga kuan. Sabtan ba? Yes na lang, uy. So, ma-compare na to ni sa pinakasikat po na poetics ni Keats, that what we call the negative capability, where the poet is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after the fact and reason. So, lahini, dili ni pasabot niya. Klaro nag-refer siya kay Kant, pero I'm not sure kung nakuan ba. Pero that same kind nga, for example, in our sixth tense, Manggood, as a settler, kita ang negative kuan, kita ang negative sa dialectic sa Mindanao nga cosmos nga kuan, kita ang nagapanigit. But then our negativity here somehow kumo follow ta kay Kristeva, follows that kind of new creations, new rapture, and then akong natawag na is the poetic or linguistic rapture, wherein the language itself for us, kita nakaroon ang magkuan sa language nato. Ang akong kuan ni kay si Ricardo de Hungría nga nagkuan nga written in 2000 ata ni. Today I live in southern part of my country, kay taga Manila man siya sa Riki. In Davao, we're in the strife torn island of Mindanao. This is an entirely different world as I am just beginning to wake up to. It is also a place where language, basically Cebuano, but with a mix of Davaoeno and Tagalog, has received the most ridicule and abuse from the English-enabled Tagalogs in Manila, that I'm trying to learn to speak it. Protinood ba? Amot lang. After niya pila ka years din kung nakakaton na ba si Sariki. Hi, Sariki. Hopefully nakakaton na kagbisaya. Kay until now, di pa siya kabalo magbisaya. So, na yung ana, the language. And how we, ano ba? Nako'y additional pod. Ika number fourth. The fourth here is the combination of these three. One, two or the whole nga kuan. For example, akong kuan kay Darcy Rubino nga kuan. Na siya'y poem nga visual iyang gigamit sa Pulumulok, nga gidrawing dyan niya, sun, and then field, mountain, pineapple. Ang tawag na mo ana is concrete poetry. Kinsa pa'y kuan ba, additional nga nagkuan ana. Si John Bengan, nga gigamit niya ang Davao as the main settings of his stories sa Armor. And even si Ma'am Jo, na siya'y kuan, sa ito nga, the disruptive and radical lesbian space or writing from that lesbian experience nga kuan, situated still here in Davao and form here in Davao. And we can still it call Mindanao/Davao writing. Usap pa ba? Ako, magbida-bida pod ko, nasulayin ako niya. Wala ko sample kay Ulaw kayo na in how to navigate that, because kung kita man good, we cannot simply encroach on the existing poetics sa mga people, sa mga kuan, mga indigenous groups. Buto-buto ta kinawatra nato nga kuan, or so we need to create our own as that so-called settler poetics or kuan, that kind of through space making nga kuan. Kay and this idea man put good, nakahuna-huna ko kaganina, if we truly want to create this kind of Philippine poetry, pinaagi sa Mindanao, someone should write in an expansive form, like what Walt Whitman did with the Northern America or US, nga expansive kayo yung kan, or Pablo Neruda with the Southern America. But then again, this kind of project wherein a Mindanao author
would create this islandic or archipelagic koan survey of Mindanao and the Philippines is a kind of koan po, colonial and imperial project. For now, wa pa lang na, wa pa na ko na koan. Wa pa na ko na resolve. Manang preliminaries pa lang din siya na koan. So, maulang usa na kung na may questions sa koa. Nalang ko din ha. Thank you! Thank you very much, Sir Jeff. Next, may we call on Professor Jasriel Abarca, our last presenter. A dance notation of the Atamanobo dances in Talaingod, Davao del Norte, Philippines. For questions, manifestations, meron tayong open forum after the presentation of Professor Abarca. Mayong hapon sa tanan. Ayan. What I will present this afternoon is a dance notation of the Atamanobo dances in Talaingod, Davao del Norte. Okay, this is a team research of the Department of Human Kinetics. Okay, in this study, kasama ko po sina Professor Maria Stella Salazar, Professor Armando Salazar, the late Albert Francis Reginald Ramos, yours truly. And I would also like to recognize Professor Maifel Paluga because without him, hindi talaga namin matapos itong study na ito kasi he is the source of our resource material for this notation. Ayan. Ang tumulong sa akin, Sir Maifel, pero until now, hindi ko pa naibigay kang Sir Maifel itong output na ito, sir. Okay. Okay na, dear. Again, the title of our study is A Dance Notation of the Atamanobo Dances in Talaingod, Davao del Norte. Okay, this research study intends to contribute to the developing framework in analyzing the cultural or in analyzing the cultures and practices of the Atamanobo. It also proposes to become the group's tangible dance learning materials to younger generations. Kasi when we were exposed to this community, we found out that out of 10 from younger generations, only 2 knew their dance steps. Okay? And yun nga, this material will be used as the tangible dance learning material for younger and future generations that aim to keep their cultural identities. The research study aims to identify and describe the different movements in various Atamanobo group or dances. Furthermore,
It plans to translate the documented dances into descriptive analysis by using the LABA notation method. Now let's define dance. Okay, when we say dance, dance is a performance art form consisting of purposefully selected sequence of human movement. Another definition, dance is the most common form of human expression through movement. It has both an aesthetic and symbolic value and is acknowledged by performers and observers within a particular culture. Thus, dancing exists in every cultural group or ethno-linguistic group. As a researcher, this will lead us why we need to study and inspired us to study indigenous dances. One of the most significant challenges of ethno-linguistic groups is cultural revolutionary change. In consideration of this cultural condition, expressive cultures such as dances, music, and different types of craft are profoundly affected and have led to a degeneration of indigenous life. So the initiative of documenting cultural and traditional knowledge contributes to the continuation and protection of cultural identities and historical continuities of ethno-linguistic groups. Kasi hindi natin maiiwasan that it is a reality, it is a fact that most of our cultural arts are undocumented in the Philippines. And most of them are passed through the word of mouth. So this is the right time for us to really document what we have. Okay. For this particular study, we are using LABA notation, okay, or kinetography LABAN. Aside from UP Mindanao na lumalaban, from UP na lumalaban, of course, ang dance ay lumalaban din. Okay? It is a LABA notation. When we say LABA notation, it is a notation system for recording and analyzing human movements. So not only dances, but human movements. Even different type of sports, different various plays, etc. Basta, it is all fall to human movements. Okay? It records action from the moving person's point of view, which conforms to the ethnographic practice of taking into account social meanings attached to particular kind of social action. Next. Okay, for this particular study, these are the following steps that we used for us to annotate the dances using the LABA notation dances. First, we record the dances, accentuating the body movements. Okay, from different angles. Then we translate the dance movements into descriptive analysis. After that, we analyze each body movement and find the corresponding notation using the LABA notation or kinetography LABAN. Okay, so the researchers, we in the Department of Human Kinetics, we personally immersed ourselves in the community of the Atamanobo in Talaingod. And we conducted key informant interviews, focus group discussions, and direct participant observation.
We also took pictures and dance videos. We hired videographer for this particular study to capture everything. And ayun, took pictures, videos, na usually yun ang ginagamit ng mga anthropologists and social sciences to do and to understand indigenous knowledge. So, there are 8 Atamanobo dances na na-discover namin in Talaingo, Davao del Norte. We have the Aabaca. When we say Aabaca, this dance is performed when reaping abaca fibers. So the pulling of the trunk of the abaca tree is being portrayed. Okay? Next, we have the Bangkakao. This dance is performed when asking the divine grace of Manama, okay, the creator, for a good harvest. So the dance is also known as the Lag dance. Okay? It is usually performed by a total of 6 performers. 4 of them are female and 2 are male dancers who beat the log as a accompaniment to their dancing movements. Next, we have Inamungan. Sorry, gamay ka, ay, no? When we say Inamungan, this dance is known as the harvest dance. Okay? In this event, the entire members in the city or in the community will join together to celebrate their bountiful harvest. Ayan, Inamungan yun. And the next one, we have Kalasag. Okay, when we say Kalasag, this dance is known as the Pangayaw or War Dance. The dance is performed by 2 male dancers depicting a fight using a bangkaw or arrow and kalasag or shield. Next, we have Natarin. Ayan, ito very emotional ang Natarin kasi they dance Natarin whenever they lost someone or merong bagay na nawawala sa kanila because they value everything they have. Okay, so they perform Natarin. And Kulutawi, ayan. This dance is known as the courtship dance. So they are 2 dancers, 1 male dancer and 1 female dancer, and they hop and they fly like a bird and woo each other. So that's Kulutawi. Okay? Or courtship dance. Next, we have Pungko. When we say Pungko, it means sitting down. The dance is a ritual dance and performed by a disabled person who ask miracle from Manama, okay, for complete healing. And the last one is Tagudturan. Okay, this dance is known as the hip-hop dance. Okay, akala natin tayo lang may hip-hop, meron din sila, okay? So, meron silang hip-hop dance. So, out from these 8 dances, 3 reflect activities in the community, which are Aabaca, Bangkakao, and Inamungan. Harvesting, planting, and manual rice grinding. Okay? 1 dance is for survival activity. That's Kalasag or the war dance. And 1 dance is for social event. The Tagudturan, yung hip-hop dance. Okay? And 1 dance for ceremonies or ritual. That's Pungko. Yan, Natarin for mourning and sadness. And Kulutawi for courtship dance. So these dances are often unstructured. Which means hindi sila nagfa-follow ng measurement kung hanggang saan lang. It depends to their state of mind and the way they feel at that moment. So, hindi siya measured. Kailangan 8 counts, ganito, 1, 2, 3, 4, wala silang fina-follow. Okay? It's unstructured. Do not follow specific measures.
Okay? Even they do not have ingress and egress. Walang entrance and exit. Okay? The length of the dances is dependent to the state of mind and feelings of the dancer slash chanter as they dance. Ayan. Thus, in this particular study, as researchers, we concluded that Ata Madongbo dance movements are incomparable and exclusive. Sa kanila lang po talaga yun. Next. Okay, this time, ano yung mga dance movements ng Ata Manobo? We have the banloy. When we say banloy, it's the swaying of hips. Hugot. Act of pulling the abacat trunk. Kios. It's the floor scratching. Kotong. It's the strengthening of the body after bending. Ang bending of body is pupuko. Ayan. We have also kudol. It's bending of knees. Ayan. Bakit yan siya nakabend masyado yung knees nila? Kulutawi, apulutawi. It's wooing movement. Sajaw, it's swaying of pole on post. Swaying of hips, body, and stamping of feet with or without chanting. We also have sikal. Sikal is walking movement. Yan. We have takurang, forcefully stamping the feet. It is usually performed when crushing rice and coins. Pangajaw, it's fighting, pangayaw, it's fighting position with an arrow and shield. Pungko means sitting down. And undok or muduko means bowing of head. Okay? Lahat tayo, di ba, napagdaanan natin yung Philippine folk dance. We have the arms in lateral position. Ayan. Okay, we have the waltz. Ayan. And we recognize these dance movements for the Ata Manobo. And these are significant dance movements. Okay? And we need to document this all. Kasi baka darating ang panahon mawawala ang mga terminologies na ito if we will not work as scholars. Next. Okay, ito yung aabaka. Kaliit, no? Sorry. So, the female dancer is using the saluroy instrument. Okay, for aabaka, swaying of hips. Ano yung term ng swaying of hips? That's banloy. And bending of knees, that's kudol. Then turning obliquely forward and left and doing so with beautiful stamping movements. Okay? And yung nakikita, 40 counts of that. And yung nakikita nyo sa tabi, ayan, yan ang equivalent ng descriptive. Narrative, description of the dance. Yan po sila ba notation. Uy, why need to complicate everything? Napaka-simple lang, no? Pero ganyan talaga. Para tayo nagma-mathematics. And if you will ask me how did I do that, okay, meron naman po tayong free na labanotator. Ayan. Pero hanapin mo talaga yung appropriate notation for that particular movement. Ayan. And ang kagandahan ng laban notation, ayan, kung nakikita nyo ito, this, ayan, signify female. Mamaya, makikita nyo din yan pag male. And then, eto dito, ayan, etong nasa center, that's there. Yung distance on how they will sway their body. Yes? And eto, swaying, eto yung movement.
Okay? Ito yung space. Okay? Space ng female dancer from her partner, the male dancer. Okay? In a abaca dance, isang movement lang po for the female dancer. Next. Yeah. For the male dancer, ay, kaliit. Ayan. For the male dancer, for that aabaka, okay, nasayaw nila yan when harvesting abaka. Okay? It's step forward toward the partner and backwards away from partner with precise stamping steps, bending the body, pupuko, and knees. Ayan. That's the first ano choreography, first step. Okay, for the male dancer using the kudlong instrument. At saka yun din ang kanyang equivalent na laban notation. And then second step for the male dancer, moving obliquely forward as though pulling the abaca trunk, bend the body and knees with fine stamping movements. Yan. Then the third one, approaching the female dancer and completing a full clockwise turn, bend the body and knees with fine stamping steps. Yan, 8 counts. Ayon din po ang equivalent niya na laban notation. And we have natarin. Yeah, natarin is danced when someone is lost. Family members, even mga gamit nila, ayan, they usually dance natarin and may chanting po ang natarin. Okay. Ayan, sige, idaga na lang nato na din. Next, yung tagudturan naman, that's the hip-hop, a dance of the group. Ayan. And yun din ang kanyang equivalent na laban notation. Next. And to summarize why my talk, let's watch this video.
Pag-uwi.
ancestry yan recorded. And ang kagandahan nito, we reproduce those material, then aside from the video, binigyan din namin sila ng parang handbook, okay, for this particular mga dances. And the three dances and the movement presented articulated the vibrant cultural traditions and practices of the group. The dance expressed and defined their emotions, at the same time their way of living. The Tamanobo are actively engaged in social activities in the community, such as harvesting, yung sa aabaka dance. They are compassionate individuals who bestow love and comfort, especially with the other members of the group who are in the tribulation, as exhibited in Natarin. Furthermore, the Tamanobo dances are full of energy and excitement, as they are always involved in social gatherings, as revealed in Tagudturan, kasi Tagudturan is hip-hop dance. In all this, the Tamanobo unite in all their undertakings and endeavors. They are simply incomparable to anyone else. In the discourse of culture change, contemporary dance and music can affect and change the expressive cultures of a particular group. However, with the Tamanobo dance documentation, we expect it to be used as the group's tangible dance materials for the younger and future generations. Moreover, the work aims to help the Tamanobo in protecting their cultural identities and historical continuities. Ayan, why Tamanobo? Kasi lumaki po ako sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. At maliit pa po ako, nakikita ko na sila. And we always invited them in our house. Kung labaw na ka ng fiesta, oh, ang dami nila. So, kaya love ko ang Tamanobo in Talaingon. Ayan, tara, manayaw ta. Thank you. Thank you very much, Ma'am Jess. For our open forum, basin na ay gusto mag-express ilahang manifestations or questions. The floor is open for questions and manifestations regarding the presentation. Sir Myfel. Wow, congrats. Jessel, ngayon ko lang narinig kung anong kinalabasan nung i-share ko sa iyo na notational form. Grabe, panahon pa yata yun ni Marcy, no? Na time, yung sa research. But anyway, so meron akong dalawang suggestion kasi ang napansin ko, sobrang ganda yung ginawa niyo dahil gi-annotate talaga siya in abstract na form. Dugtong yon siya sa yung tinatawag ni Marcel Mauss na techniques of the body, kung paano i-describe precisely yung mga movements. Ang akin lang suggestion is, sana mag-move kayo sa next na step, which is gamitin na talaga yung notation in how to do comparison. Kasi parang ang nangyari lang doon is na-notate siya. Kaya nga napansin mo, bakit pa tayo nag-notate na pwede namang ma-describe in words? Kasi ang comparative aspect ng work, yun ang next step. Tapos siguro ang third pa na step after that, after siya mag-group yung mga notation. Kasi mapapansin mo na kagad doon sa pinakita mo na magkakaibang sayaw. Pero at the level sa notation, dahil ina-abstract mo na yung mga key movements, mag-group mo sila, yung ito, magkakapareho to. Mabilis mo nang makita pag nag-abstract ka in notational form. Ang next is, yung comparison na naman sa ibang mga dances. Di ba? Interesting yun. Halimbawa, differences na common sa mga notation na to with regards to
yung tinuro sa atin nung, di ba, yung mga folk, Filipino folk dance daw. Yun, ang ganda. So, congrats sa inyong direction. Sige. Thank you, Sir Myfel. Now pa from the students na naadiri karon. Ay, si Ma'am Jo. Sige. Okay, ako na agad kasi related no, para kay Professor Abarca. Yung question ko talaga is what it's from the lab annotation. So, yun yung I guess gusto kong makita yung significance nung paggawa nung ganong klaseng notation, saan ang application ganon, para sa for example sa pagtuturo na sa DHK, meron bang application yung lab annotation? So nabanggit naman ni Professor Paluga yung future direction of for expanding the research, but maybe just like as you know to your mind, well, what would that, what need does the lab annotation of dance fulfill? Yes. In, for instance, the DHK? For the DHK, currently we are into the, ano yan, yung sunset review in our diploma in exercise and sport science. And one of the courses doon ay meron kaming into sa dance. Meron kaming, kung meron kaming Philippine Games, meron din kami sa dance, tinitingnan, especially sa mga sa human movements. Actually, I am also teaching, ano yun, I am also teaching the test and measurements of human movements. So magagamit namin yung lab annotation. Okay? Through the dance form. Okay? Though magagamit namin siya through our athletes para merong mga variety of subjects yung tinitingnan namin. Aside from our athletes na kinukunan namin ng test and measurement in human movements, yan, kasi dinidifferentiate namin sila kung talagang bagay ba sila for this particular sport. Depende on the result of their test and measurements. So, tinitingnan namin yung aspeto sa dance also. Okay? And aside from that, with our service, physical education, na meron kaming Philippine folk dance. Okay. Why not also introduce this magandang kultura in Mindanao, especially in the Davao region? Okay. We cannot really deny the fact na dito pa lang sa Davao City ang dami ng ethno-linguistic groups. Okay. At palagi nating tinuturo yung yun nga sa folk dance, yung Kang Francesca Aquino, yung arms in lateral position, why not here in Mindanao? Especially na align tayo doon sa ano talaga na yung ano ni UP, yung direction ni UP na for Mindanao. Okay, Mindanao studies talaga. Okay, especially in our college. And aside from that, anong significance nito with the group? We encourage the Talaingod division, especially the Department of Education. Di ba meron tayong mother tongue. Okay, why not introduce this one during their PE classes? Instead of teaching the Philippine folk dance, why not their own dance? Ayan. Kasi ngayon ang malaking takot ng grupo
Okay, hindi daw tribo. Malaking takot kasi sa kanila naririnig ko, ang kinahadlukan na mo, ma'am, sa tribo, kanang mawala ng among kultura. Kay tiguang na ang ilahang mga tribal dancers. Kinsa na'y musunod. Mahadlok mi ma'am nga mawala na siya. Karon ma'am, murag duha na lang sa napo ang nakabalo sa steps. Pero dili pa jud ing ana ka kahibalo. So with that, it really touches us na with that information na kinahanglan jud na magdaghan ta to document these dances. So yun po, thank you. Thank you, Ma'am Jess. Sige. Naa pa? From the students, naa mo questions? Anthro students, Abae students, I don't know if naay Arki, Bakma, DHK, AESS, BSS, naa ba? So Anthro and Abae. So Abae students, the favorites of Sir Jeff. Namoy, ano? Ah, sige, yes sir, my pal. Kasi yung, para good ma-excite, exciting din kay, tapos naman kay Jezreel. Kasi ang pareho yung problema kasi ng Anthro tsaka yung ginagawa ni na Jezreel, na paano tayo makagawa ng isang comparative description na nakatali man tayo masyado sa local na mga languages. Kaya yun ang mga reason bakit gagawa tayo ng notation na above local languages para makadescribe tayo across different ethnolinguistic groups. So parang may kaugnayan yun, Jepoy, doon sa kinikritik mo na yung native clearing. Kasi ang positive kasi noon, nag-interact actively yung mga poet na katulad ni sino nga itong pangalan ito, si yung native clearing. Mamatagal, parang 70s ba yan sila na grupo na gustong mag-respond. Kung sa oo, kasi sa anthropology ang tawag sa mga tao diyan sina Salazar, sila Kovar, sila Enriquez, indigenization. Kumbaga, pero ano ang pamalit mo doon sa kinikriticize mo na native clearing? Kasi may mga kakulangan yon, so dapat meron ka ding kasi ilang decades na mula noon. Kung para sa akin kasi, marami akong makikitang limits ni na Zeus, Salazar, etc. Pero they belong to their time eh. So hindi na pwedeng lagi na lang natin silang sabihan na nagkulang sila. So parang best effort nila yon. So ngayon, ikaw naman ngayon, ano ang replacement mo doon? Nag-sorehanin man yung kaganina ni Sir, ni Sir Myfel. First and foremost, akong kanat to is, wala dito itubag. Wala ko'y kuan. Wala'y replacement for that. So akong kuan, instead of replacement, strategies na lang on how to navigate, circumvent that kind of metaphor ni Sir Jimmy. Ang kuan po ana, ang direct kuan po ana nga pwedeng ma-offer is instead of clearing, why not the metaphor that we use is native cultivation. But then again, if we continue that kind of metaphorizing pod about that kind, the same problems would be ascribed to the new metaphor na nahatag atong replacement ato. So I think the munaog, mubaba gihapon ko, or musaka ko sa idea na ang ginakritisize jud dinhi is not the metaphor itself, but the metaphorizing of the on how we use the language itself, nga native clearing or whatever methods or modes that we use. So for example, kato, mayong tag native cultivation, what kind of cultivation are we using? Are we not also continuing a kind of external/endogenic/
imperial and colonial nga metaphorization. Kay metaphor to gani colonial metaphors manggihapon nang makuan ato. Kidobi, gunaona pud ko. Jepoy. Ade, follow up lang. 'Di ba Jepoy yung native clearing kung hindi ako magkamali? Nagki-clearing ka sa loob ng wikang English, 'di ba? Kasi nga tinanggap mo na siya. Tayo mismo tinanggap na natin na one of our languages na yung English. Okay naman 'yon. Kaya in a sense, ang okay kasi doon is agricultural yung kuha niya. Imbis na sabi mong isubvert, no? Native subversion or whatever na mga parang combative metaphors, no? Kumbaga may implication din yung metaphor, no? So yeah. In a sense, ang spirit ng idea na yon is hindi natin hahayaan yung wika na English na magpatuloy lang without our own presence within that language. Kaya yun ang idea na kailang mag-native clearing. So sa akin lang, hindi necessary na awayin mo yun, kundi dugtungan siya, yung tawag ni Gus na we do not inhabit that metaphor but to build on it. Pwede po, sir. It's a strategy po siya, sir. After the clearing, we cultivate, we plant, sama sa ginaingon ni Sir, ano, ni Sir Jimmy. Probita, pwede po siya. Or combative lang po kayo ko. Katanggalo ng metaphors. Kay, padulungay na po dito akong studies na metaphoric and metonymic criticism akong ginakuan. Sa kuan po, Ana, akong kuan, Ana, kay Sir Jimmy, because yun nga, he's trying to be kind with the language. Mo nang gina-atake po siya sa mga Filipino / Tagalog / nationalist poets because why are we giving space to such language? Pero sama sa imong giingon nga, no need to combat them. Pero ang kwan po, pero binawala ko sa kong point. Either awayin mo yung English so maging parang purist ka na, hindi na talaga tayo magsalita ng anything foreign, is it possible? O di, tama yun na approach na we make our presence within that language. Mm-mm. Yun yung aking sa akin na pagkaunawa na magandang intention niya. Magandang intention niya. Na hindi necessary na itapon yung ganong intention niya. Dugtungan lang. So, yun. Pero unsaon pagdugtong? Muna ang problem karon. Pero katupod kay unsaon po nako pag-resolve? First problem to pagdugtong. Second problem nako is unsaon po nako pag-resolve? Yun nga, napadulong nako sa metonymic and metaphoric kay dili lang si kaniang problematic na ano na metaphor nga ginakuan sa Philippine / poetic. Ah, tama ba? Philippine poetry / literature. So, daghan kayo na siya metaphors nga dili lang under sa that kind of landscape space. Daghan pong mga metaphors nga ginakuan. Like, even si Sir Bien Lombera, na siya yung mga metaphors nga ginakuan, ginapursue, nga dili na pudkuan. Maybe yun nga, tama. Part of their time, ang ila ang mga kuan. Pero yan, no? Yan lang muna, sir. Sige. Okay. Thank you, Sir Jeff. Nandiyan na rin lang si Jeff. Parang di, meron ba sound? Oo. Since nandiyan na rin lang si Jeff. At nandiyan na rin lang yung thought, no? Paano ba isumpay, no? Yung, kasi yung sinasabi ni Jimmy Abad is we're not writing in English, but we're writing from it. Do you agree with that? I mean, kasi yung kaya hinihilingan ka namin ng sample, no? You have to, we know that your MA thesis is about other writers, but I think because you're a practicing poet, I think what's really most productive is your own practice, di ba? So how do you respond to that challenge of, for instance, subverting that idea of the native clearing? Or yan nga, kailangan ba talagang isumpay, no? For instance, for your own writing practice. Akong in my tubagon tong prepositions niya from in and from,
kung gamito na to ato ang own languages pang good, we do not have this kind of prepositions. Nagasulat sa, kung kuan in or from, the same pa rin sa Bisaya ang kuan or sa Tagalog na ano or Philippine languages. So mainly it's an English prepositional problems. And then number two, kung sa kong personal lang po, igamit na ko na, pero what I did na, instead of trying to so-called indigenize nga, kay part of po to sa kung kuan na wala na ko i-pursue, the indigenization po sa kuan, because the problem with indigenization, manggod, is what do we indigenize ba? And are they truly indigenous ba, Jud? Nga, anak good mga questions. And so what I did in my writings, kay over-over na ako akong metaphors. Nga, to the point nga, giingnan ko nga, you're being to, sa to mga kwan? Not the right term. Nga, self-exoticization. Ana. Kaya, gikon man ka nang, kaya, oban, kit-kit lang, no? Ako, gilumos man ako sila sa kuan, sa mga metaphors nga nasa kuan. Naabot ko dagat, naabot ko og mga punuan, abot ko og mountains, abot ko og kuan. Hatod na lumos sila sa kuan nga ang uban dili ganahan og nato nga style. Pero at least nalumos sila, and then we are capable, and I was capable in my thesis to affect that, and maybe amot lang unta naggets nilang irony ato na this kind of writing is a kind of ano pod resistance towards that ruling mode of writing na naga-exoticize. Kaya na may uban mo nang ingon ko corny itong naga-exoticize. Like, may ingon lang kag kuan. May ingon lang kag the tree, the Mount Apo. Wala. Yabutanan ang kuan. Yabutanan ang landscape ng kuan. Yabutanan, ihatagtanan. Pero unta na-gets nila. Unta na-gets sa mga. Pero na-publish man. Naka-kwarta man pod ko ato. So, win-win. Yes, I agree. Bravo, Jeff. I'm a great fan of your poetry. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Jo, Sir Jeff, Sir Mife. Naapa ba from the crowd? So students, now we are students. So maka na may mga thoughts kayo dyan. Okay. Okay. Thank you very much, Satanan. Ani ato. Let's call on our very own our very own professor Joannaline V. Cruz for her closing remark. Wait sa, may tanong pa ako dun sa kay Malaya, dun sa trans space. Siguro personal na lang, no, na para just to wrap it up, no, do you feel as a trans woman that the space you inhabit in CHSS is a safe space for your evolving identity? Ay, siguro dahil nasa UP, bukas ang, syempre, UP sa iba't ibang klase ng identidad at expression, I feel safe, no, sa dito sa UP, kasi nga parang ayaw mo natin, no, sa hindi, may bubble ang UP na not necessarily dahil tanggap siguro personally ng mga tao yung katauhan ng iba't ibang individual sa UP, pero dahil nasa UP ka, wala silang choice kung hindi tanggapin, di ba? Dahil nasa UP sila. So, ayun. Pero personally, ha, sa usapin siguro ng... kasi nasa lipunan pa rin tayo na, kagaya na sinabi ko, patriarchal, sexism. So, nandoon yung pamumulis sa sarili mismo. Kung paano ka kikilos sa mga espasyo. At hindi yun basta-basta mawawala. So, kahit na nakaka-feel ako ng na safe ako sa espasyong ito, dahil inherent sa akin na mag-isip na may mga taong hindi ganoon kabukas ang sarili ko, yung pinupulis ko, di ba? Papasok pa rin ako sa banyo ng lalaki, doon pa rin ako gumagamit. Hindi yon dahil hindi safe sa akin ang espasyo, kung hindi nasa siguro katawan na yung usapin doon. So, ayun. Pero yun nga, pero may mga ano pa, may mga kailangan pa sigurong ayusin sa UP Mindanao, sa HSS, para maging inclusive talaga. Totoo at genuine na inclusive yung ating kolehiyo at maging yung ating pamantasan.
So yun. Thank you very much, Instructor Malaya. Napa? Okay, murag wala naman, no? For now, may I call on Dean Professor John Wanalyn Cruz for her closing remarks. Thank you, Judith. Napakahirap i-synthesize. Na nag-isip ako na kung makakaya ko bang i-synthesize na yung limang presentation about space. No, I just like to thank, of course, the group, no, that spearheaded this project, headed of course by Ms. Judith De Asis as the senior research assistant of the Mindanao Studies Center, no, of our college, and of course thank you very much to our faculty members who offered their research, no, to share their research findings with our students, no, and our college. It's think very rich source, no, of collaboration. I think that's the point. No, why are we doing an interdisciplinary forum? It's really for us to share the areas of research that our faculty are interested in, and maybe find some areas of or possibilities for collaboration. For instance, I'm very greatly, of course, interested in the transfeminist research that Ms. Malaya is doing, has been doing since her college days. And of course, I think very clearly, you know, the research of Professor Somailo on GIDA can be joined, no, by our architecture faculty. Sabi nga, no, na our UP Mindanao is in fact a GIDA, no? Sabi ni Professor Songkayawon. Totoo, no, marami tayong mga pinagdadaanan, no, dito sa UP Mindanao, sa Mintal, na common, no, sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. I was really surprised, of course, and very grateful, no, to the findings, no, of Professor Songkayawon on the really, no, we're not really lacking in classrooms. So maybe we just need to exercise our imagination, creativity, as well as maybe, you know, foster a sense of cooperation among faculty and students regarding the scheduling. Siyempre, meron tayong mga ideal na mga time slots, but, you know, for now, while we don't have our own building, we're really being asked, all of us, not to adjust, not to the space limitations that we occupy. So yeah, no, hard to synthesize, but I just really want to emphasize that space is of course not just physical, it is also figurative, and it's also well poetic, no, as Mr. Javier has shared with us, and it's for me, it's important for each member, no, of the college to feel that there is space. That there is space for what we're interested in, with there's space for who we are and what we think about these spaces that we share. And I hope that we will all participate, no, in making this shared space more inclusive for different ideas as well as interests. So thank you very much to everyone for your participation. Thank you to is there a Zoom audience? Oh no, it's just a recording, no? So I'm glad that there's a recording that we can share later on, so that those who were not able to come today will be able to be inspired, no, by the research output of our faculty. Thank you very much. Thank you, Dean Cruz. Thank you sa tanan ni Adtos, the students, the faculty. Before we end this event, basin pwede mag-photo op sa itong mga speakers, the resource speakers with Ma'am Jo. And then after, katong tanan na ta the audience present today. Yes, thank you sa mga ni Adto.
Thank you, everyone. See you again next year, Char. Ay, next sem di ay. Next sem. See you again next sem. Snap, snap. Snap. Wala.